there are negotiations. We made an offer. We made a very good offer. It's up to them now kung anong gagawin nila, if they accept it or not. Kay Soto, nandito na ngayon sa Pilipinas, pero paglalaro sa national team, pinag-iisipan pa. Ano naman kaya ang pumipigil sa kanya para hindi maglaro? Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na, kay Soto, nakauwi na ng Pilipinas matapos ang di magandang campaign nila ng Adelaide 36ers. Matapos itong di makapasok ng playoffs. Si Guy Soto ay namataan sa isang mall sa BGC nitong Friday ng gabi at masaya naman itong nakipagpicturan sa mga fans na nakakita sa kanya. Ayon naman sa lumabas na mga report ay naghihintay pa rin ang SPP sa kampo ni Kai kung maglalaro nga ito sa Gilas, Pilipinas sa Window 6 ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na gaganapin sa Philippine Arena. Pero may mga report na kumakalat na malabo daw na maglaro itong si Guy sa Gilas dahil nag-beg off daw ito sa darating na 6 window. Sinabi naman ni Gilas Pilipinas Coach Chot Reyes na binigyan nila si Kai ng magandang offer. Nakikipag-usap daw ang SBP at nakikipag-negosasyon sa kampo ni Kai Soto kung tatanggapin ba nito or hindi. Nasa kanila na daw yun kung i-accept nila. There are negotiations. We made an offer. We made a very good offer. It's up to them now kung anong gagawin nila, if they accept it or not. Of course, I hope they do. Sana nga daw ay tanggapin daw ang offer nilang yun, pero di pa rin sila nakakasigurado hanggat di pa rin nagpapakita si Kai. Lagi naman binabanggit daw ni Soto na lagi siyang available at committed maglaro para sa ating national team. We'll never know until he's actually here, right? So kung hindi ko siya, then he's always told us how committed he is to the national team, how he wants to serve. But I think you can see even in his own personal statements, in mga posts niya, di ba? Alam naman natin yan, di ba? But again, until he's here, Hanggang sa ngayon ay nag-uusap pa rin ang East-West Private Agency na humahawak ngayon kay Kai at samahang basketball ng Pilipinas. Isa din sa questionable para maglaro sa window na ito ay itong si Carl Tamayo. Dahil nakaset na lumipad papuntang Japan itong si Carl sa darating na February 15 para mag-register sa kanyang team na Ryukyu Golden Kings. At di pa rin natin alam kung kailan nga siya makakabalik. Tingnan natin kung aabot nga ba itong si Tamayo dahil alam naman natin during FIBA Games ay break din naman ang Japan B-League dahil maglalaro din ang kanilang mga player. Isa pa ngang pinoproblema ni Coach Chot ay ang isa sa mga leader ng Gilas na si Japet Aguilar ay di pa rin sigurado kung makakalaro sa darating na window. Si Japet sa ngayon ay may iniindang MCL sprain at kasalukuyan nagpapagaling pa rin. Sana nga daw ay makabalik na itong si Aguilar, banggit ni Chot, dahil kakailanganin daw ang kanyang presence dahil isa nga siya sa leader at frontliner ng Gilas. Yeah, well, that's a huge blow for us. Not only the size, but even the leadership. Laki lang. Japet brings a very huge leadership component to us. Eh. So, malaking bagay yun. That means others will have to step forward later. Malaking bagay. Tingin nyo guys, maglalaro pa kaya itong si Kai Soto para sa ating Gilas Pilipinas ngayong 6 window? Papayag naman kaya ito sa offer ng SBP? Just comment below kung magbabago pa nga ang isip nito. Thanks for watching. Peace!